So episode here, nandito tayo sa Session Road Corner Mabini. Ayan. So tingnan natin kung meron tayo makikita na Pasaway na naman here in Baguio City. Alam po yun yung mga nagbabiolate po ng City Ordinance 49-2019. So stay tuned kayo, I will be switching the camera on the other side. Ano, ito, si Kuya, ayan. Buti naman binabana. Pasaway. Hindi naman na si ate, wala. Good. Sa talawang si Kuya, and binaba naman niya yung ano niya, yung cellphone. Yeah. So far, so good. Ganyan sana, wala tayong makita na ano, nagpasaway. Ayun si Kuya, again, tignan natin kung ano, habang naglalakad sa pedestrian, diba? May kausap siguro siya. Ayun. Ordinance 49-2019 po yung binabiolate nyo pag gumamit kayo ng cellphone while walking. Especially dito sa pedestrian lane. Ito si Kuya, ayan. Clear violation ng City Ordinance 49-2019. Oy! Okay, ate. Delikado, di ba? Buhay nakataya dyan, oh. Yan. Sa pagmamadali nila, nabitawan yung, ano, yung envelope na bitbit nila. Ayun nga, people are just, ito, si Kuya. Ah, kasi may tatawagan. Ito pa isa. Ang gabaylate sa City Ordinance 49-2019. Ako tayong kabataan sa pagmamadali nila. Nabitawan yung envelope. Buti, ano yung driver, ano, listo. Another, ano, lady there. Buti, hinintuin niya pa sa cellphone. Kaya tawid ng pedestrian, di ba? You're violating Ordinance 49-2019 po here in Baguio City. Ito si Kuya, nagmamadali na naman. Yeah. At the end of the day, makakarating ka rin naman sa pupuntahan mo. Bakit ka pa magmamadali? Katulad nun, nakita natin na sinigawa ko talaga yung ano, yung mga kabataan. Buhay yung nakataya dyan, di ba? Kaya may City Ordinance po na 49-2019. Implementation lang yung hindi ano dito. Hindi that strict. And kaya po maraming nakakapag-violate. And still, yung iba hindi nila alam. So, kung pupunta kayo dito sa Baguio, napapanood nyo itong vlog ko. Matchup po kayo dito. Siguradong kayo ang bida sa vlog ko. Sino po yun? Ay si ate. Yung mga pasaway na gumagamit ng cellphone, huwag mong, kita mo, tumatawid na ng pedestrian, no? Cellphone pa rin. Di ba? Ngayon buti, binaba na. So, hindi ko kayo pinapahiya dito, ito si Kuya. I just want you to know na delikado talaga. Another one here. Ayan si Kuya. Ayan si Kuya. So, ang binabiolate ko is City Ordinance 49-2019. Yung anti-distracted walking ordinance here in Baguio City. Ito si Kuya. Hindi niya alam. Mas ano po ang reflexes niya, medyo mabagal na. So, mas delikado, di ba? Mas delikado yung gumagamit ng cellphone, pwedeng madapa yun eh. Kasi ate, pag hawak yung cellphone, siguradong titingnan yan. There's tendency na ano, ayun, ay kami si Kuya na doon. Parang, diba? Habang tumatawid sa pedestrian, nag-ano pa rin siya. Sa cellphone pa rin, diba? Sumana, may nalaglag. Another one here si ate. Yan.
Kami muna kayo pag magsa-cellphone kayo. Here in Baguio City. That's the best thing, the safest way. Para hindi kayo madisgrasya. And again, be aware po kasi kayo, walking here in Baguio City is nakakahingal po. Tapos, syempre, pwedeng ma-stop yung telephone nyo, pwedeng manakawan yung bit-bit yung gamit. Kasi ate, nag-music, meron pa man sa mga tenga, kaya napakadalikado niyan. Kasi pag bumubusina na pala, nawala ng preno yung sakyan, di ba? O, hindi mo marinig kasi nga, dalawang tenga mo, may nakapasak. Mas maganda yan pag nasa bahay ka lang, stationary. Ayan yung isang, that's a good example, meron na kasalpak sa tenga niya. Pero isa lang, isa open. Ganun dapat. Diba? So that guy is just nakikinig lang ng music yun. Yung iba kasi pag kanin yan, ay sigurado nagmamaritas lang. We are going through social media. Kapakabataan na, yan. Number 7 ka pa, Chinese characters. Ayan po. So, natin. It's early morning, past 9 o'clock here in Baguio City. Meron tayong delivery later on, so we're heading home in a few minutes para po meron akong latest update here in Baguio City. Siguro yung peanut butter yan. Lagi yan dito sa session ruby. Peanut butter yung source ng income niya, and kahit mabigat yun, kailangan niyang gawin eh. Yung pagpapursige eh, si Ache ba ito o si tatawid ng cell, tatawid ng pedestrian na cellphone. Diba? Si Sir pala yun, haba, long hair lang. Long hair lang si Boy. Ano yung pulis, alalayan ko sana si yung isang kababayan natin na deprived sa kanyang eyesight. Nalapit ako sana kaya lang ano. Kaya ako yung pulis, tumatakbo na. Meron na tayong dito na tinulungan na talaga namang hirap maglakad. And ako na yung gumit na dun sa kalye to stop by vehicles, and ayun, they obliged na dun yung kinabayaan naman nilang ano. Nakatawid si tatay during that time. Buti si Manong ito. Si Kuya. Kuya Kawili. Thank you very much, sir. Thank you, sir. And si Kuya, kinulungan si Mano. Visually impaired na tatawid sana ng session road. Salute sa mga police officers natin, sa mga law enforcers natin here in Session Road, na talaga naman tumutulong sa mga nangangailangan. Kayo si Kuya, nilapit ka na yun siya. Nakitan ka na kaagad eh. And ito, another one, violator ng Ordinance 49-2019. Anti-distracted walking ordinance. Yan po yan, yung paggamit ng cellphone while walking. So, marami tayo nakunan, and hoping na yung implementation maging maayos here para naman hindi na pamarisa ito. Maaga pa kasi, later in the day, ang dami talaga naman dito yung mga Pasaway. Later in the day, babalik tayo mamaya. And again, we will be having another Pasaway episode here in Baguio City. Thank you for more. This is Mr. Arnold, si Kulit Chan. And kung tatlo po yung channel ko, please do subscribe po, share, like, and comment. Thank you very much. And please mag-comment kayo dyan para ma-share out po. Peace out.